Matapos nating dayuhin ang Britannia Islands, Enchanted River, Dinoyan Falls sa Surigao del Sur, atin naman dayuhin ang Dinagat Islands at Surigao del Norte na parte pa rin ng Region 13 o Caraga Region. So, nandito na kami sa Dinagat Islands. Hindi na kami nakapag-lunch kasi hinabol namin yung biyahe ng hapon. Madami rin tao ang bumabiyahe. Munti ka na rin kaming walang maupuan. Kaya guys, agahan nyo na lang. Ang pangunahing transportasyon sa Dinagat ay tricycle na kung tawagin nila ay babaw. Ang pamasahe ay nagsisimula 20 pesos para sa mga short trips around San Jose. Dinagat Islands ay isang hidden gem sa rehiyon ng Caraga. Isa ito sa mga hindi gaanong kilalang lalawigan sa Pilipinas na nasa hilagang silangang bahagi ng Mindanao. May pagmamalaki ng isla ito ang kanilang natural na kagandahan pagdating sa mga puting buhangin na karagatan, malinaw na kristal na tubig, mayamang marine resources, lakes, kabundukan at mga gandang rock formation. Name it, they have it. First destination, Hagakhak Rock Formation. Ang Hagakhak Rock Formation ay isa sa mga interesting na lugar na maaari mong bisitahin sa Dinagat Islands. Ito ay kumanghang-mangha dahil sa mga rock formations nito na may manggagandang pattern na maihahambing sa rock formations ng Biri at Burias. Ito ay matatagpuan sa makasaysayang Surigao Strait at pupuntahan sa pamamagitan ng bangka mula sa daungan ng San Jose sa loob ng 30 minutes. With my family I am bound. Stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old. Mahirap ang docking dito kapag high tide dahil sa alon. Might as well instruct your boatman to go early in the morning. Now as far as I can tell. Second destination, RSG Compe Munting Paraiso. Ang RSG Compe Munting Paraiso o Little Paradise ay hindi isang typical na resort. Ito ay may creamy sand beach at mga swimming pool na may magagandang tanawin ng dagat. At higit sa lahat, meron din itong cave pool. Ang paglangoy sa cave pool na ito ay isa sa mga naging highlight sa aming paglalakbay sa Dinagat Islands. Memories all I got, like an afterthought. What we felt and said.
trekking sa RSG Miracle Cave Pool ay perfectly doable ng kahit sino man. Ang hiking papunta sa cave pool ay tumatagal ng mga 10 to 15 minutes depende sa inyong pacing. Meron din itong mga railing sa trail which make it safe for trekking. Miracle Pool na kilala rin bilang Miracle Cave ay isa sa mga tourist spots sa Dinagat Islands. Ito ay matatagpuan sa Barangay Plari del Libho sa loob ng RSG Compe Munting Paraiso. If you are in for more interesting and not so known tourist spot in Libho, the Miracle Pool is the answer. Third destination, Pangabangan Beach.
pang Pangabangan Beach ay mayroong stunning shorelines. Ang malapulbos na buhangin ay mahaba at may malinaw na tubig na perpekto para sa snorkeling. Turquoise sa tubig nito, puting buhangin at malamig na simoy na hangin mula sa Pacific Ocean, Pangabangan Beach ay nakakamangha. Fourth destination, Blue Lagoon Tidal Pool. It's the same old sound in the same old town. I wake up. So may daan din pala ng Blue Lagoon dito, no? O Beach Resort, Blue Lagoon. This beautiful natural wonder is one of the popular places you can visit in the province of Dinagat Islands. Ang hidden paradise at enchanting Blue Lagoon na ito ay kilala rin bilang tidal pool na parte pa rin ng Limho. Ito ay isang haven para sa mga iba't ibang makukulay na isda, maganda para sa mga mahihilig sa deep sea diving. Mapupuntahan ng isla na ito sa pamamagitan ng bangka na tatagal ng 1 hour and 30 minutes mula sa pier ng San Jose. Walang luxury resorts sa probinsya na ito at karamihan sa mga accommodation ay either basic resorts or homestays. Pero may mga cottage, comfort room at dalawang tindahan na nagbebenta ng mga inumin at merienda sa Pangabangan, ngunit walang pasilidad para sa overnight stay, maliban sa isang provision for camping sa ilalim ng mga nyong. But if you're in search of raw natural beauty and are not choosy about where to stay, then Dinagat is the place for you. Fifth destination, Bitaog Beach. It's harder than it seems. Birds are flying low. Ang Bitaog Beach ay isang unspoiled white sand beach. Ito ay nasa malayong pampang lamang mula sa mga bayan ng Basilisa at San Jose sa Dinagat Island. This is where I should belong, inside a simple song. Never run away.
had to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Sixth destination, Mabua Pebble Beach. Located 30 minutes mula sa sentro ng lungsod ng Surigao, isa unique among many of the Philippine beaches dahil sa dami at makikinis na puting pebbles na bumubuo sa shoreline nito. Will you be there to catch my fall? Bagamat karamihan sa mga beach ay nabuo mula sa movement of sediments influenced by the wind, waves, and currents, ang unique composition ng Mabua Pebble Beach ay most likely nabuo mula sa napakalakas at pasulong ng mga alon that forced the pebble material to be driven offshore. Seventh destination, Tugunan Falls. Ang Tugunan Falls ay isa sa bayan ng mainit crown jewel. Ito ay may 90 feet waterfalls na ideal for trail and adventure lovers. Ang destinasyon na ito sa bayan ng mainit ay isang no pain no gain adventure at ang lokasyon ng talon ay 6 kilometers na rough road mula sa pangunahing kalsada. Sabi ng mga locals, ang Tugunan Falls ay ginawang resort ng lokal na pamahalaan ng mainit dahil ang resort ay nakabuo ng malaking revenue para sa kanilang bayan. 8th destination, Kabujuan Islet or Kabujuan Island. Totoo nga na napakarami hindi pa natutuklasan at bihirang bisitahin sa mga isla dito sa buong Pilipinas. Kabujuan Islet is definitely not an exception. This uncrowded go-to summer destination is unspoiled because it has not been changed or damaged by people yet. Mula sa malayo, ito ay isang captivating image of pristine nature, kung saan ang isang lighthouse ay nakatayo sa gitna, kaputian ng buhangin at ang malinaw na tubig ay isa na may tuturing na fun-filled experience. Kahit na isla na ito ay mapupuntahan sa pamamagitan ng Surigao City, sa pamamagitan ng van o ng bus. Tinagat Islands isa naman talagang hidden gem ng Caraga Region. Ang totoo, describing this place as a hidden gem is an understatement. Hence, Tinagat Island is a true mystical jewel. Ang Caraga Region ay isa sa mga probinsya na maraming tourist spots na may i-offer. Bagamat ito ay nasa Mindanao na hindi masyado napupuntahan ng lahat, ito ay maraming napakagandang lugar na worth it puntahan. Mula sa malinis na Surigao Boulevard na Surigao City, ang kamangha-mangha na blue waters at cave pool ng Winnipore Resort, ang religious destination at ganda ng view ng Mount Pongkay, ang isa sa mga pinakahangahangang talon sa buong lalawigan ng Agusan del Sur, Vega Falls, ang malakristal at powdery white sands ng Britannia Group of Islands, ang pearl-shaped paradise ng Hagonoy Island, ang most visited destination ng Britannia, Buslon Island, ang mystical blue waters ng Hinatuan, Enchanted River, ang white water curtain ng Tinoyan Falls, ang kahangahangang formation ng mga bato ng Hagakhak Rock Formation, ang Little Paradise ng RSG, Miracle Cave Pool, ang turquoise water at puting buhangin ng Pangabangan Beach, ang natural pristine blue tidal pool ng Blue Lagoon, ang hidden paradise ng Basilisa, Bitaog Beach, ang unique beach made of pebbles, Mapua Pebble Beach, ang hidden paradise ng bayan ng mainit, Tugunan Falls, at ang kaakit-akit na islet ng Surigao del Norte, Kabujuan Island, ay ilan lamang sa mga destinasyon na pwede niyong puntahan sa Region 13 o Caraga Region. I hope you guys get a few ideas how beautiful Caraga Region is, and I hope you'll add this on your next travel destinations. Until the next adventure, bye!